Hello mga sports, Tolitz here. Dahil tuloy-tuloy pa yung lockdown, wala tayong mapuntahan at magawa mga other sports, kaya naman nag-decide ako na kalkalin na yung mga old files. Guess what? Hindi ako naalala na may ginawa pala akong YouTube channel noong 2010. Unfortunately, hindi ko na siya ma-access. Alam ko, may paraan pa para makuha ko ang mga videong kailangan ko. I check my old cam kung nandito pa. Good news! Wala na pala. But good thing, na-download ko yung tatlong video ko sa old YouTube channel ko. As far as I can remember, hindi ako nakasali sa karera na ito dahil wala akong ensayo. Siyempre, dahil I love cycling, sumama ako sa race column. Ang event, Tour of Flight 2010. Noong Tour of Flight 2010 executive category, napakarami talagang sumali noon. Bigger than the Pro Tour. More organized, at ang mga bike, parang nasa Tour de France. Napakasarap talaga kapag nasa race column ka. Kaya naman, nag-enjoy ako pati rin aking navigator. Ibang klase talaga itong mga executive riders natin. They are cruising at a speed of not less than 40 kilometers per hour. Parang mga pro din kung pumadyak ng ilang mga bikes. Isipin mo ba ng mga business persons at mga professionals ang majority ng mga riders dito? Kaya ang executive category. And right now, sila na ang may pinakamalaking community ng mga riders na kumakarera. Hindi lang dito sa Pilipinas, maging na rin sa ibang bansa. Cycling ang kanilang means of exercise, at the same time, stress reliever na rin. Tirikang araw, mahinit ang singaw ng daan, pumapadyak sa ilalim ng tirik ng araw. Ibang klase talaga. Pero ang saya at ligaya na idudulot nito ay hindi natin masusukat at matatawaran sa kanila. Para sa kanila, cycling is a passion. We are now cruising along Rojas Highway heading Naia Gateway. We are now less than 15 kilometers away from the finish line. Malinis ang daan, walang masyadong sasakyan, at the same time, maluwag din ang daan. Napakaganda talaga dito sa Clark sa ganitong klase ng karera. Siyempre, may mga rider na they will try to spoil the race. Kung may opportunity para matake, they are going to take the chance. Siyempre, hindi papayag ang peloton. They will neutralize every attack. Dahil sana yung manood ng European Tour, especially Tour de France, kaya ang style ng executive race ay parang European Pro Tour na rin. Well adapted sa mga tactics at riding styles ang mga executive riders. Mag-slow down tayo dahil kakaliwa tayo going na iyong gateway. Yun! Biglang nag-accelerate ang unahan ng peloton. Change of rhythm sa pagbadyak, kaya masakit sa muscle, ganoon rin sa cardio. At tingnan natin kung sino-sino magiging biktima ng biglang pag-accelerate ang speed ng peloton. Humaba ang linya, naging single file. Ibig sabihin, malakas ang dala ng nasa harapan. Ayun, si Shintaro nasa...
naging successful at masayang race nito. Magandang experience rin sa ating mga riders kung paano kumarera dito sa Clark. Yes mga sports, hope you enjoy this video at para sa susunod, ituturo ko naman sa inyo kung paano manood ng inyong paboritong sports video sa YouTube at saka sa Facebook ng 5 to 8 hours straight na gamit ang inyong mobile data sa halagang 50 pesos lamang. At bago yan, para ma-notify ka, don't forget to subscribe to my channel, hit the bell, and visit my Facebook page. Bye mga sports!